Sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Jun Soriao at si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Tuloy po ang rally, mag-uusap po ang mga kinauukulan, kung ano mangyayari. Meron pa namang 4 na araw, tignan natin kung ano yung magiging outcome. Grupong bayan, itutuloy ang pagsasagawa ng kilos protesta kasabay ng SONA kahit hindi pinahintulutan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Definitely, feeds has to be addressed. The cost of agricultural inputs have to be addressed para bumaba ang production cost ng ating mga livestock raisers. Pagpapababa sa gastos sa produksyon sa sektor ng agrikultura, pinag-aaralan na ng Department of Agriculture. More on, naghanap sila ng mga degree holder, and then senior high pa lang ako nag-graduate. Kaya nag-try na lang sa mga fast food chain. Hindi ako pabor na tanggalin ang K-12. Bagkus ito ay siguro i-reshape natin. Estudyanteng nakapagtapos ng senior high school, hirap makapaghanap ng trabaho. Pagrepaso sa K-12 program, kailangang madaliin ayon sa isang grupo ng mga guro. Siya po, ang police po sa main pillar natin, ano, sa enforcement ng law sa buong Pilipinas. Pagka ho, naging mas maganda po ang kanilang training o kaya nakafocus lagi sa criminal justice system or criminal sciences, I don't think that magkakaproblema pa tayo sa peace and order later on. Department of Justice magsasagawa ng pagsasanay sa mga police investigator para sa mas epektibong paghahain ng mga kaso. Magandang hapon, tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. Gayun din sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita, itutuloy ng mga militanteng grupo ang pagsagawa ng kilos protesta kasabay ng unang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 25. Sa kabila ito ng hindi pagkakaloob sa kanila ng permito rally ng Quezon City Government, ay naman sa Department of Public Order and Safety ng lungsod, ipaubay nila sa mga pulis ang seguridad kaugnay sa mga kilos protesta. Ito ang balita ni Asher Gadapan Jr. Tuloy po ang rally, mag-uusap po ang mga kinauukulan, kung ano mangyayari. Meron pa namang 4 na araw, tignan natin kung ano yung magiging outcome. Igigiit pa rin ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan ang kanilang karapatang makapagsagawa ng kilos protesta sa unang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes. Sa kabila ng hindi pagkakaloob sa kanila ng permit ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, patuloy silang maghahanda para dito kasama ang iba pang grupo gaya ng mga biktima ng martial law. Ayon kay Bayan Secretary General Renato Reyes, wala namang labag sa batas sa gagawin nilang pagpapahayag ng saloobin sa araw ng SONA. Well, ang problema nga yung kanilang ginawang denial is not in accordance with the law. Kasi ayon sa batas, ang basis for denial should be clear and present danger to public safety, public health, no, public morals, public convenience. Wala naman pong clear and present danger. Kasi kung ang sasabihin ay ang dahilan ay traffic, edi wala nang pwedeng mag-rally. Binigyang din pa ni Reyes na karapatan ng bawat Pilipino na ilahad ang kanilang opinyon sa mapayapang pamamaraan. Pwede ba nilang arestuhin yung mga tao? Hindi. Kasi sa batas nakalagay malinaw, no person shall be penalized or punished for participating in an otherwise peaceful protest. Kapag ang pagtitipon ay mapayapa kahit walang permit, hindi nila pwedeng arestuhin ang mga tao. Nais sana ng grupo na magsagawa ng kilos protesta sa Batasan Road na katapat lang ng Batasang Pambansa Complex. Ngunit ayon sa Department of Public Order and Safety ng Quezon City, hindi Freedom Park ang Batasan Road upang magsagawa ng mga protesta, rally at mass gathering. Bukod dito, makakaapekto rin ito sa trapiko sa Batasan Road at Commonwealth Avenue. Paliwanag pa ni DPOS Head Retired Police Brigadier General Elmo San Diego, ang batayan nila sa pagde-deny ng aplikasyon ng bayan ay alinsunod lang sa rekomendasyon ng Quezon City Police District. Bagaman pinayagan sila sa mga nagdaang SONA, partikular na ng Duterte Administration, iba na ang sitwasyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr.
sa matter of policy, lahat ng mga ganyang klase, especially rally, ini-endorse namin sa QCPD. Yun ang isa sa mga provision na sinusunod namin. And ang kanilang conclusion kasi, ang bumalik sa amin, nagre-recommend sila ng denial on the basis of yung traffic issues. Tapos syempre gusto nila tahimik yung zona. Pag pinayagan daw mag-rally ron sa malapit na sa Batasan or along Commonwealth, baka magkaroon ng issue ng safety and security. Ayon naman kay Police Brigadier General Remus Medina, District Director ng QCPD, patuloy silang makikipagdialogo sa mga militanteng grupo. Well, yung mga abogado natin ang makakapagsabi kung legal o hindi. Ano? But again, balikan na naman natin uli ang usapin na kung meron bang permit, pwede silang mag-rally? Pwede. Kung walang permit, therefore bawal. Ayon kay Renato Reyes, hindi ito ang unang pagkakataon na ipinagbawal ang pagsasagawa ng mga kilos protesta sa zona. Simula lang siya ay sumama noong 1992. Ngunit umaasa pa rin silang pagtutuunan ng pansin ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang isyung ito at mabigyan sila ng konsiderasyon. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pagsisimulan ng gulo ang mga pulis na magbabantay para sa pagkakaroon ng payapang State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Gene Fajardo, magpapatupad ang mga pulis ng maximum tolerance maliban na lamang kung saktan ang mga ito ng mga rallyista. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hindi po kami mananakit, hindi po tayo dahantong sa danong sakitan. Magkakaroon lamang po ng pag-aresto kung sila po ay magsisimula ng gulo. At yun naman po ay nakasaad naman po sa batas na atin na kapag kami mga ganitong insidente, mama, hindi naman po natin papayagan. Magiging mahinahon ang mga tauhan ng pambansang pulisya sa gagawing pagbabantay sa seguridad ng unang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang sagot ni PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo sa banta ni Bayan Secretary General Renato Reyes na kakasuhan ang mga pulis na mananakit ng mga rallyista. Ayon kay Colonel Fajardo, hindi pagsisimula ng gulo ang mga pulis, ngunit kailangan ang mga itong umaksyon kapag lumalabag na sa patakaran ang mga nagpuprotesta. Ngayon, kung sila po ay magpipilit magmarcha, ay kailangan po natin i-implement yung rule of law. Kailangan po natin silang tiginan sa pagmamarcha at paglalagay po doon sa kahabaan ng Commonwealth. Dahil ito po ay magdudulot po ng matinding traffic. Idinepensa din ng opisyal ang 22,000 pulis na magbabantay para sa seguridad. Ninawin po natin uli, Ma'am Lea, no? Ito pong kakabuo ang 22,000 ay hindi po dyan labang sa paligid at kahabaan ng Commonwealth ilalagay. Ito pong kabuuan ay kasama na po dyan yung mga police personnel and other allied agencies and force multipliers na i-deploy po natin doon sa mga itinatag na mga regional border controls, pati na rin po yung ating mga traffic management, pati po itong mga regular po natin function na mga police visibility sa mga areas outside doon po sa jurisdiction kung saan po magsasagawa po ng zona ang ating presidente. Dagdag pa ni Colonel Fajardo, nagkaroon na ng dialogo sa pagitan ng mga pulis at ng mga rallyista, kaya't nasisiguro nito na maaayos ang anumang impormasyon at patakaran na malabo pa sa magkabilang panig. Kami rin po sa hanay ng PNP ay ayaw din po namin na magkaroon ng ganyang insidente. Pare-pareho po tayong Pilipino. And in fact, ang PNP po ay nakahanda pong magbigay din po ng seguridad at other public safety services sa kanilang hanay. Para maging masiguro din po natin na hindi rin po sila may infiltrate at magiging safe din po yung mga kababayan natin lalahok sa kanilang mga rally. Ang mga rallyista ay papayagan lamang sa Quezon City Memorial Circle, sa bahagi ng University of the Philippines at sa bahagi ng Commission on Human Rights. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagbobotohan na sa Lunes sa mga bagong opisyal ng Senado para sa papasok na bagong kongreso. Dito na rin malalaman kung sino-sino ang bubuo sa mayorya at minorya. Pero dalawang mambabatas ang pinag-iisipang bumuo ng ikatlong grupo sa Senado na tatawaging Independent Bloc.
Ito ang balita ni Herlene Delgado. Ilang araw na lamang at opisyal nang magbubukas ang 19th Congress. Lunes ng umaga, magsisimula ang sesyon sa Senado at Kamara kung saan pagbobotohan na rin ang mga uupong opisyal sa Kongreso. Sa hapon, didiretso naman ang mga mambabatas sa batasang pambansa para pakinggan ng State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Si Senate President Pro Tempore Juan Miguel Mig Zubiri ang inaasahang susunod na Senate President. Habang si Senator Loren Legarda naman ang napipintong maging Senate President Pro Tempore, matunog namang susunod na Majority Leader si Senator Joel Villanueva. Sinabi noon ni Senator Zubiri na magtatalaga rin ng dalawang Senior Deputy Senate Majority Leaders na hahalili kay Villanueva. Isa rito si Returning Senator JV Ejercito habang pinagpipilian pa ang isa. Isang supermajority ang inaasahang mabubuo sa Senado na kabibilangan ng pinagsanib puwersang grupo ni na Senator Zubiri at Senator Cynthia Villar. Sa minorya naman, dalawa na ang sigurado si Senator Aquilino Coco Pimentel na inaasahang susunod na Minority Leader at si Senator Risa Hontiveros. Kasama noon sa Dream Minority ni Pimentel, si Returning Senator Francis Cheese Escudero. Ngunit noong Hunyo, nagpahayag na ito na sasali sa majority block. Batay sa rules, ang mga buboto sa mananalong Senate President ang bubuo ng mayorya, habang ang mga hindi naman buboto o di kaya'y buboto sa hindi mananalong Senate President ang mapupunta sa minority block. Ang magkapatid na Cayetano, wala pang desisyon kung mayorya o minorya gugrupo. We don't want to be with a majority na mag-yes lang sa administration, nor do we want to be with a minority na everything na gawin ng presidente no. Wala naman akong choice kundi katayin yung mga bills na pangit, kundi ilibing ang mga bills na walang saysay na pati typo ako pa magkokorek. And that is exactly what's going to happen. Do I need to be in the majority to do that? No. Will I be more effective in the minority to do that? I don't think so. Ayon kay Senator Allan, maaari siyang sumali sa minorya kung sakaling ialok din sa kanya ang pagiging Senate Minority Leader. Pero bukas pa rin anya silang bumuo ng ikatlong grupo na tatawaging Independent Bloc. Ayoko naman makipag-agawan. Mm-hmm. So kung makipag-usap sila and they want me to lead the minority or they want Senator Pia, then pwedeng pag-usapan. Mm-hmm. Pero kung mag-aagawan kami, pwede naman kami mag-independent. Umaasa ang nakababatang Cayetano na magkakaroon sila ng ikalawang round ng pag-uusap ni Zubiri habang kausap naman ang kanyang ate si Pimentel. Ikinatuwa naman ni Pimentel ang pahayag ng magkapatid na Cayetano. Anya, mag-uusap na lamang sila ni na Senator Pia at Allan. Sakaling matuloy, di bababa sa apat ang magiging miyembro ng Minority Block sa 19th Congress. Herlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng Malacanang na nakapanumpa na kahapon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Yogi Filemon Ruiz bilang Acting Commissioner ng Bureau of Customs. Si Ruiz ay matagal na rin nagsisilbi sa BOC mula pa noong 2017 bilang Director ng Enforcement and Security Services. Bago naging Customs Director, siya ay nagsilbi bilang Director ng Philippine Drug Enforcement Agency Central Visayas. Muli ring itinalaga ni Pangulong Marcos si Philip Luvillier sa posisyong Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary ng Bansang Spain. Naniniwala si PBBM na patuloy na gagampanan ni Luvillier ang kanyang trabaho para sa bansa. Dalawang kandidato na lamang ang nalalabing magkatunggali sa may iwang pesto ni British Prime Minister Boris Johnson. Ito ay sina former Finance Minister Rishi Sunak at Foreign Secretary Liz Truss. Ito ang balita ni Early Briones. Nakakuha ng pinal na boto ng mga mambabatas sa United Kingdom sina former Finance Minister Rishi Sunak at Foreign Secretary Liz Truss. Sila ang magtutunggali para sa maiiwang posisyon ni Prime Minister Boris Johnson. Nanguna sa lahat ng rounds ng botohan sa hanay ng conservative lawmakers si Sunak. Subalit tila naman nakakuha ng bentay si Truss sa 200,000 miyembro ng governing party. Batay sa polls, madadaig ni Truss si Sunak sa party members contest. Dahilan upang magkaroon ng tsansa makapaghalal ang partido ng isang leader na hindi pinakapopular para sa Westminster lawmakers. Ipinagmamalaki ni Sunak ang pagkataguyod sa ekonomiya sa gitna ng COVID-19 pandemic. Subalit kinakwestiyon sa willingness nitong itaas ang buwis. Samantalang si Truss naman, nangako ng cut taxes at regulation.
Sino mang magwagi sa iaanunsyong resulta sa September 5, mahaharap sa pinakamatinding economic condition ng Britain sa nakalipas na mga dekada. Napilitang magbitiw sa pwesto si Johnson ngayong buwan matapos mawalan ng suporta ang mga mambabata sa kanya, kasunod ng ilang buwang kontrobersyang kinasasangkutan nito. Kabilang narito ang paglabag sa COVID-19 pandemic lockdown rules. Early Briones, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naapektuhan ang libu-libong users sa buong mundo matapos makaranas ng service disruption ng business communication platform na Microsoft Teams. Iniimbestigahan na ng Microsoft ang issue. Subalit ayon sa kumpanya, nangyari ang problema kasunod ng isang update na naging dahilan ng broken connection sa isang internal storage service. Iniulat naman ng downdetector.ph ang pagdagsa ng outage complaints kaninang alas 9 ng umaga. Nakatuon ngayon ang Department of Agriculture kung paano mababawasan ang gastos sa produksyon sa sektor ng agrikultura. Base ito sa direktiba ng Pangulo na bukod sa sapat na supply, ay dapat na abot kaya ang mga bilihin. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Mahirap po ngayon, mataas talaga. Nasa 40 pesos ang itinaas ng presyo ng panindang manok ni Aling Baby Lin sa Commonwealth Market sa Quezon City kumpara nito lamang Mayo na nasa 140 pesos ang kada kilo. Walaan niya siyang magawa, kundi magtaas din dahil nakabase ang kanilang presyo sa makukuha nilang manok sa mga nagpapalaki nito na dinagdagan pa ng pagtaas ng produktong petrolyo. Ayon sa Department of Agriculture, yung isa dun sa pinakamalaking dahilan kung bakit mataas ang gastos sa pagpapalaki ng manok ay yung kinakain nito. Kaya yun ang kanilang tinutugunan ngayon kung paano mapapababa yung gastos sa produksyon ng mga agricultural products gaya ng manok. Ayon kay Agriculture Undersecretary Christine Evangelista, pinag-aaralan na nila kung paano mapapababa ang pagkain ng baboy at manok na pangunahing sangkap ay mais. May grupong humihiling na babaan ang taripa o kaya'y payagan ang mas maluwag na pag-angkat nito. Definitely, feeds has to be addressed. The cost of agricultural inputs have to be addressed para bumaba ang production cost ng ating mga livestock raisers. Pag bumaba yon, meron tayong ripple effect, mararamdaman din po natin sa retail po para sa mga consumers naman. Pero ayon sa Federation of Free Farmers, dapat ay nasa timing ang pag-aangkat ng mais na gagamitin sa paggawa ng feeds. Baka naman matatamaan naman ang ating corn farmers by way of ma-reduce po yung buying price ng kanilang mais locally. Ang rekomendasyon ng grupo ng mga magsasaka, ilagay sana sa pagpapalakas ng lokal na produksyon ng mais ang makokolektang taripa ng mga mag-aangkat nito. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture kung may dapat bang baguhin sa rice tariffication law kasama na ang papel ng National Food Authority. Sa ngayon ay buffer stocking o pag-iimbak na lamang ng bigas ang ginagawa ng DA na siyang nagsusupply sa pangangailangan ng gobyerno lalo na kapag nagsasagawa ng relief operations. Ayon kay Yusek Christine Evangelista, tinitingnan nila kung nakabuti ba na hindi na nag-aangkat ng bigas ang NFA ngayon dahil ipinaubaya na ito sa pribadong sektor. Ang isa pang ikinukonsidera ay ang epekto nito sa mga magsasaka kung bumaba naman ang presyo ng kanilang ani. There was a time na ang NFA rice was ang pinakamurang bigas sa palengke. But that was not the only consideration that was taken into nung ginawa ang RTL. So kailangan din natin tingnan ano pa yung aspeto. Because there was a reason kung bakit nawala ang importation at pagbebenta ng NFA. So ngayong ganitong ating sitwasyon, kasama po yan sa ating pag-review. May iniaalok ngayon na scholarship ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa mga nais na kumuha ng kursong may kinalaman sa agrikultura.
Hinihikayat naman ng TESDA na mag-enroll sa kurso ang mga kababayan natin na wala ng trabaho dahil sa pandemya, gayon din ang mga dating overseas Filipino workers o OFWs. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Ongoing po yan, whole year round, ongoing po yung ating mga enrollment at yung mga pagpupuno po ng mga slots natin. Nationwide po yan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin pa ang local food production sa bansa sa gitna ng nakaambang banta ng food shortage, nagbukas ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng 50,000 scholarship para sa mga nais kumuha ng kursong may kinalaman sa agrikultura. Ayon kay TESDA Deputy Director General Aniceto Beltis III, nais ng ahensya na makapag-produce ng highly skilled farmers upang mapalago pa ang sektor ng agrikultura. Bukod sa mga magsasaka, kasama rin sa mga hinihikayat ng TESDA na mag-avail ng kurso ang mga displaced workers o yung mga nawala ng trabaho dahil sa pandemya, maging ang mga dating mga overseas Filipino worker o OFW. Kaya po doon sa ating mga kababayan, hindi lang po yung mga farmers natin, even po yung ating mga former OFWs, yung mga displaced worker natin, or yung mga pamilya, kamag-anak or anak ng ating mga magsasaka. Marami po tayong mga programa ngayon, lalong-lalo na po yung digital agriculture natin where we are using yung mga highly technical equipments na rin, even drone. Ayon sa TESDA, sakop ng scholarship ang agricultural courses na may kinalaman sa crop and animal production, seed preparation and irrigation, pati na ang proseso ng pagkukumpuni ng mga gamit at makinarya sa pagsasaka. Bukod sa food production, mayroon ding kurso ang TESDA para naman sa agriculture technology at agri-study. Para sa mga nais na mag-enroll sa scholarship program, pumunta lamang sa www.tesda.gov.ph o makipag-ugnayan sa mga regional offices ng TESDA. Ang TESDA po ay napakalaki ang ginagampanan po niyan na papel sa agrikultura. Kasi nga po, nandiyan po tayo sa lahat po ng value chain ng agriculture. From seed preparation all the way to the marketing and pati po yung mga iba't ibang mga sangay na kung saan sinasanay natin. Ayon pa sa TESDA, bahagi ng programa ang pagpapadala ng mga estudyante sa ibang mga bansa upang madagdagan ang kanilang kaalaman sa mga bagong teknolohiya na ginagamit sa pagsasaka. Ang programang ito ng TESDA ay nakapaloob sa Rice Extension Services Program kung saan mayroon na ring mahigit sa 50,000 ang mga nakagraduate noong taong 2020 to 2021. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang malaking hamon sa buong mundo ang climate change, partikular na sa Estados Unidos na nakaranas ng bilyong-bilyong dolyar na pagkalugi bunsod ng matinding kondisyon ng panahon na naranasan noong nakaraang taon. Sa isang talumpati, binigyan diin ni U.S. President Joe Biden ang malinaw at kasalukuyang panganib ng climate change hindi lamang sa Estados Unidos, kundi maging sa buong mundo. Kaya naman, agaran niya umano itong aaksyunan. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. Records have been set in the Arctic and the Antarctic. Temperatures that are just unbelievable. Melting the permafrost. It's astounding the damage that's being done. And this crisis impacts every aspect of our everyday life. That's why today I'm making the largest investment ever, $2.3 billion, to help communities across the country build infrastructure that's designed to withstand the full range of disasters we've been seeing up to today. Extreme heat, drought, flooding, hurricanes, tornadoes. Inanunsyo ni U.S. President Joe Biden ang $2.3 billion na pondong inilaan para sa pinakamalaking programa sa kasaysayan ng bansa, kaugnay ng Building Resilient Infrastructure and Communities o BRIC. Ginawa nito ang pahayag ng bumisita sa Massachusetts at habang nasa gitna ng matinding heatwave ang Europe at Amerika. Isa lamang ito sa daan-daang programang isinusulong ng Biden-Harris administration para sa mahihirap sa komunidad sa Estados Unidos. Layo ng pagpupondo ng matulungan ang itinuturing na disadvantaged communities laban sa heatwave, tagtuyot, sunog, baha, bagyo at iba pang panganib na dala ng matinding klima bago pa man magdulot ng sakuna.
Ngayong linggo, nasa 100,000 mamamayan mula sa New York City hanggang Las Vegas ang sasailalim sa heat warnings. Kabilang naman sa paggugugulan ng pondo ang pagpapalawig ng flood control at offshore wind industry, maging ang pagbibigay ng air conditioning equipment at paglalagay ng community cooling centers. Right now, there are millions of people suffering from extreme heat at home. So my team is also working with the state to deploy $385 million right now. For the first time, states will be able to use federal funds to pay for air conditioners in homes, set up community cooling centers in schools where people can get through these extreme heat crises. Region Boulevard, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala sa Filipino community sa New York City ang Philippine Consulate General na mag-ingat at manatiling alerto dahil sa tumataas na crime rate sa lungsod. Batay sa ulat ng New York Police Department, 37% ang itinaas sa major crime sa syudad, kabilang na ang pagnanakaw at panluloob. Maging ang sumasakay sa mass transport, sinabihang mag-ingat dahil sa transit crimes. 12.6% din ang itinaas sa hate crimes. Ayon sa tanggapan ng konsulado, dapat magkaroon ng kamalayan sa sitwasyon sa paligid ang ating mga kababayan kapag lumalabas ng bahay at mag-ingat ng mabuti upang makaiwas na maging biktima ng krimen. Samantala, balita muli sa loob ng bansa, pinangunahan ni Department of Health Officer in Charge, Yusek Maria Rosario Vergere, ang courtesy call kay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Chief Minister Ahod Ibrahim. Nagsagawa na rin ng meeting doon kaugnay sa vaccination program sa rehiyon. Ipresenta rin ng OIC Minister of Health ng BARM ang mga tagumpay at hamon sa rehiyon sa COVID-19 vaccination rollout. Kinilala naman ni OIC Vergere ang mga inisyatibo ng Ministry of Health ng BARM. Humingi rin ng suporta ang DOH sa BARM upang suportahan ang pinalakas at pagpapalawak sa COVID-19 vaccination sa buong rehiyon. Ipresenta rin ng OIC Minister of Health ng BARM ang mga tagumpay at hamon sa rehiyon sa COVID-19 vaccination rollout. Kinilala naman ni OIC Vergere ang mga inisyatibo ng Ministry of Health ng BARM. Humingi rin ng suporta ang DOH sa BARM upang suportahan ang pinalakas at pagpapalawak sa COVID-19 vaccination sa buong rehiyon. Dagdag kaalaman po, sino po sa inyong mahilig sa tinapay? Naranasan nyo na ba minsan na gutom na kayo at nang kakainin nyo na ang tinapay? Aba, meron itong amag. Okay lang yan. Tatanggalin ko na lang yung parte na may amag at safe pa rin naman itong kainin. Teka lang, huwag pong padalos-dalos. Alam nyo ba na hindi mo dapat kainin ang malinis na parte ng isang tinapay na may amag? Wala pong malinis sa isang tinapay na may amag ayon sa mga eksperto. Ang amag po ay isang fungus gaya po ng mushroom. Madaling makita ang isang mushroom, di ba? Pero ang hindi natin alam, mayroon itong malawak na network ng mga ugat sa ilalim na hindi po natin nakikita. Okay, so hindi na pwede kainin. Kukuha na lang ako ng isa pang tinapay sa parehong lalagyan. Teka lang muna. Hindi po magandang ideya yan. Dahil bago mo pa nakita ang amag, nakakalat na po ang fungus na yan sa lahat ng tinapay na nasa loob ng plastic. Ang fungus na yan ay naglalabas ng 100,000 mga spores na hindi nakikita ng mata at yan ang pwede mong makain. Nakakapanghinayang naman kasing kainin, di ba? O nakakapanghinayang na hindi kainin. Pero nakikipagsapalaran ka. Gaya ng pagkain ng wild mushroom, meron pong ligtas kainin, pero meron din namang nakamamatay. Ganon din ang amag. Marami itong klase at karamihan po dito hindi ligtas kainin ng mga tao. At dahil maraming inaamag na pagkain, hindi rin natin matutukoy kung alin dyan ang makakabuti at makakasama sa tao. At ang amag ay hindi po gaya ng bakterya na namamatay sa init. Kaya kahit initin mo pa ang tinapay na may amag, delikado pa rin po yung kainin.
Sana may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Nahihirapan pa rin maghanap ng trabaho ang ilang senior high school na nakapagtapos sa ilalim ng K-12 program. Anila kadalasan na college graduate pa rin ang hinahanap ng mga employers, kaya't hirap pa rin sila na makahanap ng trabahong papasukan. Kaugnay nito, nanawagan naman ang ilang guro o grupo ng mga guro na dapat nang madaliin ang pagrepaso sa K-12 curriculum upang maihanda ang kasanayan at madalas o madaling ma-hire sa trabaho ang mga estudyanteng makakapagtapos ng pag-aaral. Ito ang balita ni Janice Ingente. Mahirap din kasi syempre yung pagod mo, effort mo magpunta dun sa mismong site or effort mo magpunta dun sa mismong applyan nila, yun yung pagod mo dun. Meron yung mga 3 months ago, 2 months ago ka mag-iintay na mga calls nila, and then syempre meron mga failures. 2019 na makapagtapos sa senior high school si Carl Mark Soriano na kumuha ng Humanities and Social Sciences sa ilalim ng academic track. Kwento ni Carl, agad siyang naghanap ng trabaho noon upang makatulong sa pagbabayad sa gastusin sa pamilya. Pero aminado siya na hindi naging madali ito dahil karaniwang degree holder o college graduates ang hinahanap ng mga employer. More on, naghanap sila ng mga degree holder, and then senior high pa lang ako nag-graduate, kaya nag-try na lang sa mga fast food chains. Ayon kay Carl, kahit papaano may mga nagamit naman siya sa natutunan niya sa senior high noong matanggap siya bilang service crew. Pero kalaunan ay nagdesisyon rin si Carl na mag-aral muli upang maging degree holder. I prefer to proceed in college because alam ko na mas malaki yung priorities na makukuha ko in the future. Mas may mga possibilities na mas magandang work pa akong makukuha. Bukod kay Carl, ilang senior high graduates rin ang nagdesisyon na lamang na tumuloy sa kolehiyo para magkaroon ng mas magandang oportunidad sa trabaho. Itutuloy ko po muna yung college. Mas nabibigyang ng benepisyo kasi ang mga nag-a-apply sa college, and mas mataas yung chance ng opportunity na maibibigay sa trabaho. Magpa-proceed po ako sa college para dagdag skills po para madaling makahanap ng trabaho. Batay sa latest Pulse Asia Survey, lumabas na 44% ng mga Pilipino ang dissatisfied o hindi nasisiyahan sa K-12 program. May ilang mambabatas rin, gaya ni Senator Sherwin Gatchalian, ang nagsasabi na tila dagdag pasanin lamang ang K-12 program sa mga estudyante, lalo na sa mga magulang. Ayon sa senador, hindi na ipatutupad ang pinakalayunin ng programa kung saan mas magiging madali o mapapaaga ang pag-hire sa trabaho ng mga estudyante nakapagtapos ng senior high school. Para sa ilang mga magulang, dapat nang alisin ang K-12 program dahil college graduate pa rin naman ang kadalasang qualifications na hinahanap ng mga employer. Ang hirap ng K-12. Na siyempre dagdag gastos, dagdag stress sa mga bata din eh. Paghanap ng trabaho naman, hindi naman kaagad-agad makakahanap ng trabaho. Bilang magulang, hindi ako sang-ayon sa K-12 kasi hindi sa pag-imbis na college na, dadaan pa dyan. Eh nasa bata naman, kung talaga marunong, kaya niya makapagtrabaho. Kung baga aksayado sa panahon, tulad sa anak ko, dumaan pa siya ng ganyan, imbis na college na parang nawawalan, minsan tinatamad na yung bata. Sana alisin na siya. Pero sa pananaw naman ng ilang guro, hindi dapat tanggalin ang K-12 program. Sa halip, dapat lamang itong repasuhin at tignan kung ano ang mga babaguhin na akma at makakatulong para maging epektibo ang programa sa mga kabataan ngayon. Ayon pa sa grupong Teachers Dignity Coalition, dapat nang madaliin ang pag-review ng DepEd sa K-12 program. 10 years na ito eh, no? 10 years na natin na ginagamit yung system ng 3-12, no? So, tapos marami tayo na pinagdaanan, ano? Kung isang dekada na yung policy mo, kailangan na ito talagang i-review, no? At dapat i-review na ito, no? Immediately. Hindi ako pabor na tanggalin ang K-12. Bagkus ito ay siguro i-reshape natin, i-retool, para nang sa ganun, yung mga provisions na nakasaad doon ay maging akma
sa kasalukuyang needs ng mga bata. Una nang sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na natapos na ng DepEd na i-review ang curriculum ng kinder hanggang grade 10, habang isusunod na rin ito ang grades 11 at 12. Nautos ko na po verbally sa loob ng Department of Education, ang review na grades 11 to 12. Hindi kaagad yan na matatapos within the next month. No? So, unahin na po muna natin na itingnan yung review ng grade kinder to grade 10 para po masimulan natin. Kasi ito din po ang isa sa mga directives ng ating pamilya. Review of K-12 curriculum. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa sa ilalim sa retraining ng Department of Justice ang mga pulis upang mapag-ibayo ang kanilang kakayahan sa pagsagawa ng investigasyon at paghahain ng kaso laban sa mga mauhuling kriminal. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, iilan na lamang ang mga police investigator na nakapagtapos ng pag-aaral ukol sa batas, kaya naman kinakailangan pang paigtingin ang kaalaman ng mga ito. Ito ang balita ni JP Nunez. We all know that when someone and almost everyone goes to the police, the most important thing will be the investigation conducted by the police. This single act will determine whether or not the case will be dismissed or not. It is important that our police investigators are well-versed in criminal law. Plano ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG na magkaroon ng reassessment sa pagkuha ng mga police investigator. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos Jr., aalamin nila ang ginagawang proseso at kung papaano na i-assign ang isang pulis na mag-iimbestiga sa kaso. Batay sa datos ng DILG, mula sa mahigit 22,000 na mga police investigator, 123 lamang sa mga ito ang law graduates o ang mga nakapagtapos sa kurso na may kinalaman sa konstitusyon o sa ligang batas. At upang magkaroon ng sapat na kasanayan ang mga investigador, nakipag-partner ang DILG sa Department of Justice upang magsagawa ng training o mentoring sa hanay ng pulisya. Ayon sa DILG, layon ng hakbang na ito na magkaroon ng sapat na kaalamang legal ang mga pulis na makatutulong sa pag-aain ng mas matitibay na mga kaso laban sa mga mauhuling kriminal. Dapat ang kasong na ipafile ay manigurado tayong dapat makonvict talaga. At dahil dito, itong pagpupulong na ito, itong project na ito, it's sort of a mentorship. We would have to review ano ba at paano kinukuha ang mga investigador sa kapulisyahan. What is important, as I have emphasized, is not the quantity of cases filed, but the quality of cases filed. Aminado naman ang Department of Justice na mababa ang conviction rate sa bansa o kakaunti ang mga naipapakulong na mga kriminal dahil sa kakulangan ng mga tumitestigo. Bukod dito, nagkakaroon rin anila ng plea bargaining sa hanay ng mga prosecutor kaya't may pagkakataon na napapababa ang sintensya sa isang kriminal kahit pa mabigat ang kaso na kanyang nagawa. Kaya naman ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, mahalaga ang hakbang na ito na maturuan ang pulis upang maging tama at agad na maihain ang mga kaso batay sa mga ebidensyang makakalap ng mga investigador. Ang pulis po sa main pillar natin ano, sa enforcement ng law sa buong Pilipinas. Pagka ho, naging mas maganda po ang kanilang training o kaya nakafocus lagi sa criminal justice system or criminal sciences, I don't think that magkaka-problema pa tayo sa peace and order later on. We will have a better country in the end.
Samantala, plano ng DILG na mag-ikot sa mga piitan sa bansa upang alamin ang kalagayan ng mga persons deprived of liberty at kung papaano mai-expand ang mga kulungan para maiwasan ang pagsisiksikan. Habang ang DOJ naman, planong gawing digitalize ang pagkuha ng record sa lahat ng mga PDL upang maiwasan ang manipulasyon sa datos ng mga nakabilanggo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umapela ng dagdag na armas sa US Congress ang First Lady ng Ukraine na si Olena Zelensky, partikular na sa dagdag na US Air Defense Systems upang maprotektahan ang kanilang bansa laban sa Russian missiles. Sa isang talumpati sa Washington, sinabi ng unang ginang na hindi gagamitin ang mga armas upang maglunsad ng pakikibaka laban sa isang bansa kung hindi upang protektahan ang sariling bayan. Ipinakita nito sa mga mambabata sa Estados Unidos ang epekto ng pambobomba ng Moscow sa mga bata, pamilya at komunidad. Ginawa nito ang panawagan pagkatapos na paitingin pa ng Russia ang pag-atake nito sa Kyiv. Зброя не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися у ньому живим. Я прошу вас протиповітряну оборону, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках, щоб вони не руйнували дитячі кімнати і цілі сім'ї. Inihayag ng direktor ng Central Intelligence Agency o CIA ng Estados Unidos na wala silang impormasyon sa balitang may malubhang karamdaman si Russian President Vladimir Putin. May mga naglalabasan kasing ulat na may cancer umano ito. Subalit, ayon kay CIA Director William Burns, walang ebidensya sa mga espekulasyong ito sa 70 anyos na Russian leader. Ginawa ng CIA chief ang pahayag matapos inanunsyo na Amerikang magkakaloob ito ng long-range weapons sa Ukraine. And there are lots of rumors about President Putin's health, and as far as we can tell, he's entirely too healthy. It's not a formal intelligence judgment. Mayroon umanong nasa halos 2 bilyong piso na hindi na ipamahagi sa ilalim ng Social Amelioration Program. Base ito sa inilabas na annual audit report ng Commission on Audit. Ayon naman kay Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo, iimbestigahan nila ang bagay na ito. Ito ang balita ni Laline Moreno. Paimbestigahan ko ito. Ano ho nangyari? Pero initially, meron na ho akong report dito para nagkakaroon daw ng confusion. Pero hindi pa ho malinaw. I will keep on investigating. Halos 2 bilyong pisong cash aid sa ilalim ng Social Amelioration Program ang natengga lang at hindi na ipamahagi sa mga nangangailangan nito. Binigyang diin ni Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo na hindi naman ito nawala. Naisauli pa nga sa Bureau of Treasury ang naturang halaga. Ngunit sayang lang at nakakalungkot na hindi ito naipamigay sa mga nangangailangan. Mayorya sa mga cash assistance na hindi naipamahagi ay mula sa DSWD offices sa Metro Manila at Visayas Region. Magtatalaga si Secretary Tulfo ng mga kawani sa DSWD upang busisiin at tutukan ang imbestigasyon kaugnay nito. Hindi naman talaga siya nawala. Yun nga lang, nakakalungkot, hindi na ibigay sa tao nung kinakailangan ng tao yung budget. Medyo may dilema ho ako rito at medyo malungkot kasi kung papaimbestigahan ko ito what happened, I will pull out 2 or 3 of my people to investigate this matter. When in fact, they could focus on our problems now and then in the future. Hindi ito ang unang pagkakataon kung saan tinawagan ng pansin ng Commission on Audit ang DSWD dahil sa kabiguang magpamigay ng cash assistance. Noong nakaraang taon na sa 780 million pesos naman ang hindi nagamit na pondo na dapat ay nakalaan din sa SAP. Nasa 139,300 din na benepisyaryo rin dapat ang makatanggap nito.
Samantala, sa isang pahayag, nagbabala ang kagawaran na mag-ingat sa mga tumatawag at nagpapakilalang empleyado ng DSWD at tutulong na makuha ang cash assistance ng isang individual. Ayon sa DSWD, malinaw na ito ay telephone scams. Nakatanggap ng ulat ang DSWD mula sa isang concerned citizen na kumukuha ng mga mahalagang impormasyon gaya ng bank account number, kapalit ng umano'y pag-issue ng hindi pa natatanggap ng COVID-19 cash aid. Nagpapamahagi ng cash assistance ang DSWD sa pamamagitan ng kanilang crisis intervention unit sa kanilang DSWD field offices. Pinapayuhan ang lahat na i-report ang mga katulad na mga ganitong insidente sa official page ng DSWD at huwag magbibigay ng mga mahalaga at personal na impormasyon sa kahit kanino. O kaya ay mag-email at tumawag sa hotline ng DSWD Agency Operations Center. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing tututulan ng iba't ibang Citizens Arms Group ang mga panukala na muli na namang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan election sa Desyembre. Samantala, inihayag ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na batay sa datos mula sa Nielsen at Intel, gumastos ng mahigit 2.1 billion pesos si dating Vice President Lenny Robredo sa ads noong nakaraang eleksyon na pinakamalaki sa lahat ng presidential candidates. Ito ang balita ni Dante Amento. Walang katanggap-tanggap na dahilan para mapostpone pa yung barangay at SK elections natin for the fourth time. Kasi tatlong beses na yung napostpone in the last 6 years. Walang nakikitang matibay na batayan ang mga Citizens Arm na Legal Network for Truthful Elections o LENTE, Paris Pastoral Council for Responsible Voting at National Citizens Movement for Free Elections para ipagpaliban na naman ang barangay at sangguniang kabataan o SK elections ngayong taon. Ayon kay Attorney Rona Caritos, Executive Director ng LENTE, paulit-ulit na lang ang dahilan ng mga mambabata sa pagpapaliban ng halalan. Panahon na para magkaroon ulit tayo ng barangay at SK election kasi kawawa naman yung mga barangay na hindi effective yung mga barangay at SK officials nila, lalo na ngayong pandemic. And dapat may fresh mandate kung sino yung gusto ng mga nandun, and it's about time na magkaroon ng election. Batay sa mga panukalang batas na nakahain ngayon sa Senado at House of Representatives, kabilang sa dahilan na sinasabi ng mga mambabatas ay magagamit sa health services at pambayad sa libreng sakay ang pondo para sa eleksyon. Pero ayon sa LENTE, matagal nang may pondo ito. Labag din anila sa karapatang bumoto o maghalal ng leader ang election postponement. Maging ang Sangguniang Kabataan Reform Act ay hindi na nasusunod na dapat fixed na 3 taon lang ang term ng SK officials. Pero dahil 3 beses nang naipagpaliban ang barangay at SK elections mula noong 2018, overstaying o lagpas na sa panahon ng pananatili ng barangay officials sa kanilang posisyon. Samantala, sa datos na mula sa Nielsen at Intel na inilabas ng Philippine Center for Investigative Journalism, si dating Vice President Lenny Robredo ang may pinakamalaking ginastos sa advertisements kaugnay ng nakaraang halalan sa mainstream media. Aabot ito sa mahigit 2.1 billion pesos. Pero batay sa Statement of Contributions and Expenditures o SOCE na isinumite ni Robredo sa COMELEC, nasa mahigit 338 milyon pesos lang ang kabuuan niyang ginastos sa halalan. Sinundan siya ni dating Manila Mayor Isko Moreno na 2 billion pesos at President Ferdinand Marcos Jr. na 1.7 billion pesos. Kaugnay nito, ang panukala ng NAMFREL sana ay taasan ang spending limit ng mga kandidato sa eleksyon. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng transparency at hindi na mapipilitan ang mga kandidato na huwag ideklara ang tunay nilang ginastos dahil sa spending limit. We always question about the truthfulness in terms of their reporting. So I think the best way for addressing this particular issue is that to increase the spending limits as what is still being stipulated in the Omnibus Election Code. Samantala, kinuna ng UNTV News ng pahayag dito ang kampo ng dating pangalawang pangulo sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita na si Attorney Barry Gutierrez, pero wala pa anyas siyang impormasyon hinggil dito.
Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mas maayos na suporta para sa mga atletang Pilipino. Ito ang inihayag ng Pangulo nang mag-courtesy call sa kanya ang mga miyembro at opisyal ng Philippine Women's National Football Team. Ito ang balita ni Nel Marie Buho. I know that you played your hearts out and you did that because you kept remembering that you are representing the Philippines. This is the first time that we have won this championship. Pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bumubuo sa Philippine Women's National Football Team sa makasaysayang pagkapanalo sa katatapos lamang na ASEAN Football Federation o AFF Women's Football Championship 2022 noong July 17 sa Rizal Memorial Stadium laban sa bansang Thailand. Ito ang kauna-unahang titulo ng Pilipinas sa AFF Women's Championship. Kinilala ng Pangulo ang halaga ng palaro sa buhay ng isang tao na nagbibigay ng karangalan sa bansa. Sport means more than just playing games. It means developing discipline, learning how to sacrifice, learning to be gracious in victory, learning to work with other people as a team. You brought so much joy to your countrymen. Kaya sa pagharap ni Pangulong Marcos sa Team Pilipinas, nangako siya ng mas maayos na suporta ng gobyerno para sa mga atletang Pilipino. Sa nagdaang panahon niya ay unti-unting nawala ang sports sa mga eskwelahan nang binago ang pangalan ng Department of Education, Culture and Sports o DEX at naging Department of Education. Iniyayag din ng Pangulo ang pagnanais nito na makaabot ang koponan sa FIFA Women's World Cup. Hindi idinetalye ni PBBM kung anong suporta ang ibibigay sa mga atleta. Ngunit sa mga nakaraang panahon, naging usapin ang kakulangan ng budget ng Philippine Sports Commission o PSC kaya naapektuhan ng performance umano ng mga atletang Pilipino sa mga kompetisyon. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinampahan na ng kaso ang apat na empleyado ng Baguio Treasurer's Office dahil sa katiwalian at pamemeke ng resibo. Ito ang balita ni Marvin Calas. Actually, nag-start tayo ng May 25 nung ang nagsoli ng original receipt yung isang merchant natin from the market. Nag-verify siya on particulars ng resibo na na-issue sa kanila. So that's the first time that we found out na may mga problem sa mga original receipts natin. Nahaharap ngayon sa kasong multiple counts of malversation ang apat na empleyado ng Baguio City Treasurer's Office. Ito ay matapos matuklasan ang kanilang modus para makakuha ng malaking halaga ng pera sa mga nagtitinda sa Baguio City Public Market. Ayon kay Marietta Alvarez, ang market superintendent, magkaiba ang halaga sa resibo na hawak ng isang merchant sa nakalagay sa kanilang system collection. Bukod dito, binubulsa din umano ng mga suspect ang arrival fees na binabayaran araw-araw ng mga mangangalakal na nagde-deliver ng karne, isda, manok at gulay na ibinebenta sa Baguio City Public Market. When we verified doon sa system, kasi nakasystem tayo ng collection, may discrepancy doon sa amount that was entered in the original, yung data po na nandoon sa original copy doon sa system natin. Mas mababa po yung naka-encode sa system kesa doon sa nandoon sa original copy. Kinilala ang mga treasurer's employee na si Revenue Collector Noel Flora, Benji Chokyogen, Randy Ricania at Gerald Rimando. Naniniwala naman si Mayor Benjamin Magalong na mas marami pang empleyadong sangkot sa katiwalian ito. Ito yung binabanggit ko sa inyo na syndicated na corruption na nangyayari sa market. Ito yon. Pangalawa, yung makakakuha sila ng stall pero magbibigay sila mga 60,000 to 80,000. Dito sa padding nitong resibo na to, we believe we lost millions of pesos. Sa estimate namin, baka hindi bababa na mga 50 million pesos pa lang. Pero nangyayari na to noon pa.
itong corruption na ito nangyayari na noon pa. Way back pa, siguro mga 10 years ago. Wala namang ideya ang mga tindera sa panlulokong ito at pinaniwalaan nila na binabayaran nilang buo ang kanilang mga obligasyon. Gaya na lamang ni Gloria Aguado na halos 10 taon nang nagtitinda ng isda sa palengke. Hindi po namin alam, ma'am, na ganyan po ang ginagawa ng mga collector. Sa ngayon ay nagkaroon na ng revamp sa mga miyembro ng collections team na nangangasiwa sa mga kita sa public market. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. And Monica, active yung ating mga taga-subaybay sa YouTube. Talaga? Babasa ako ng mga comments nila kanina. Oo. Ang tumatak sa kanila, maramihan nag-comment sa K-12 program. Mm. Sabi ni, teka lang, hanapin ko na nawala. Sabi ni Joseph Jan Robles, sabi niya, baguhin nila pati yung kultura ng employment. Paano college degree o college graduate? Na nga wala pang trabaho. What more kung K-12 lang? Sige nga. May punto, di ba? Mm. Marami pa rito. Marami nagko-comments. Mm. Maraming salamat sa mga patuloy na nanonood sa akin. Pero maganda yung sinabi niya. No? Mm. Minsan kasi, actually, isa rin sa dapat tingnan, yung mismatching. Mm, correct. Di ba? Parang may mga graduates, maraming graduates, pero hindi yun yung in-demand sa mga naghahanap ng trabaho. So, siguro maganda rin tingnan yun. Ano ba yung hinahanap ng mga kumpanya at ano ba yung mga skills na dapat i-enhance ng mga naghahanap ng trabaho para makapasok sila dun sa mga hinahanap ng mga kumpanya. Ako tingin ko naman nire-review rin yan ng Department of Education kung effective ba talaga itong K-12 program ng pamahalaan. So, tingnan natin, babalansin din naman yan. But may isa pa nag-comment. May isa pa, ano ba yung comment? Sabi rito, ang ganda talaga ni Monica. Shout totoo out. Ba yan? Ang pangalan, Miggy Tantoko. Asawa ko pala ito nanonood. Pero salamat sa asawa ko. Nanonood pala, pala siya. Kala ko nung kasi yung Miggy Tantoko pala. Maraming ko. Pero saya, salamat po. Sumaya kaya. Nagba-blush ka. Nag-blush ba ako? Medyo. Ay, pero hindi. Madalas nanonood. Kung hindi siya nanonood, kumari pag nagda-drive siya, lagi siyang nakikinig sa Radyo La Verdad. Kasi supportive. Alam niya, pag malilate na siya sa akin, pag susunduin niya ako, ay patapos na sila. So malilate na ako. Tag-text siya. Baka may message din sa akin. Pero maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa ating mga social media pages. At narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Hebreo 13:5 na nagsasabi, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasiya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan ni hindi kita papabayaan. Naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.